papakain ako. Oh. Sakto. Paglabas ng mga inahin, uh-huh, magpapakain, uh-huh, diba? Ngayong hapon, yan ang time na magkakandling ng itlog. Kasi hindi mo naman yan makakandling kung ang inahin nandun sa pugad. So, medyo maiksi lang ang window dito. Habang kumakain sila, magkakandling ng itlog. Kasi hindi yan pwedeng basta-basta na lang kukunin dun sa pugad na nandyan ang inahin. Hindi katulad dyan ng manok, na medyo ito tolerate ka pa nila, ang bibi malikot yan, baka makabasag pa ng itlog. Tsaka nagagalit sila. Oo, talagang nagwawala sila. Mm-hmm. So, magpapakain, tapos kailangan ready na rin yung paglalagyan ng itlog. Pati yung gagamitin. Yung pagkakandling, ayan o. Oh. Ayan. Lalagay dito. Para, kaya nilalagyan ng cushioning, uh-huh, para hindi gumulong-gulong yung mga itlog. So, pagpapakain, sabay kuha ng itlog at kandingin. Chet, huwag magulo, ha? Panjo. Oh. Doon tayo magkakandling sa loob. Saan? Sa loob? Doon, sa loob doon. Okay. Kukunin ko muna lahat ng itlog. Nay, kaya ba dito silipin? Aabangan ka na lang namin dito sa labas. Okay. Paglayan ko muna itlog ni. Okay. Tatlo pa rin? Tatlo pa rin yung dito? Oo. Okay. Hindi kaya sa lumipat ng itlogan doon? Hindi natin alam. Ay, lumipat siya. Ilan doon? Wait. Nag-ice siyang itlogan dito. Nag-ice siya dyan? Sikat ba yan? Sikat? Oo, oh, kasi yun na. Wait. Sige. 2 4 6 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 36 na itlog. Ito naman yung bilang ko talaga, 36. Babalik mo pa rin doon. Dali, oh, tara, bilis. Sige, go. 36. First itlog, may mga ugat-ugat. Kita ba dyan? Mga ugat. Kita siyang may ano. Oo, oo, oo. O yan, buhay yan, buhay. Ayun o, yung kulay black na yun. Buhay yan, buhay. Ayan o. Saan malalagay? Dito. Ay, hindi ba siya malalim? Tatakbo siya. Hindi. Oh, meron. Okay. Pag may dugo-dugo, meron yan. Oh, meron. Oh, meron din. Ayan o. Kita ba? Ibig sabihin, meron. Maandar siya. O, meron din. Kuha kaya ako ng mas malalim. Di na. O, meron. Lahat meron. Kuha naman ako dyan. Ayun. Ayun yung sisib, o. Mm-mm. Ayun na gumalaw siya. Nasilaw siguro siya. Ay, ito mas una na to. Kasi ito, may mga naunang itlog, eh. Mm-mm. Tapos, sumabay si ano, eh. Yan, meron, oh. Nagkasabay niyan si ano, si... Meron din, oh. Sino ba kasi? Si Hanegra tsaka si Barbie daw. Meron. Yan, bagong-bago pa lang, eh. Lahat fertile. Paano mo malalaman na hindi fertile? Malinaw siya, wala siyang ugat. Hmm. Walang, yan, kita, may ugat-ugat. Tapos meron parang, wow, yan yung pinaka, oh. Pinakasisiw. Yan yung pinakasisiw. Pero pag wala siyang ugat, blanco lang siya. Ayan, meron, oh. Okay. Kung mapapansin nyo, gumagalaw din siya, oh. Mm-mm. No? Mm-hmm. Gumagalaw yung parang... Mata? Oo. Ay, meron. Lahat fertile naman, oh. Ayan, meron. Ito, 36 talaga to. Itlog nilang dalawa to.
Meron. Ang maganda lang sa bibi, no? Hard yung kanilang shell. Yan, oh. Meron, ayan. Eh, maano pa nga, oh. Yung gumagalaw-galaw yung ano. Yung laman sa loob. Buhay siya. Ayan, oh. Meron to. Dark naman siya, eh. Ito, matagal na to. Ano to, talagang pasisiw na to. Pasisiw din. Walang na-out, ah. Oh, dito, mga unang itong mapipisa. Ang maganda lang sa bibi, no? Pagkatapos na siya magsisiw. Yung mga natitira, nabubuksan pa rin, eh. Mm-hmm. Alalayan na. Kala ko wala. Meron. Ayan, oh. Mm-hmm. Yung pinaka-ano niya. Sisiw. Mata. Ayan. Meron din, ayun. Mm-hmm. May mga ugat-ugat. Mm-hmm. Grabe. Meron. Grabe. Ano to? Sana mapisa sila lahat na eh. 36. Wala sanang madagganan, no? Meron. No? Oo. Oh. Kasi ang problema minsan pag marami na sila, nadadagganan nila na eh. Mm-hmm. Atin niya, Tart. Oo nga. Ito. Ah, meron atin din. Atin niya. At yan mo na ilalagay. Ayun, malaki na siya. Yan ba yung ginagawang balot, di ba? Mm-mm. Yan. Dark na nga yun eh. Lahat meron. Galing! So? Labas na ako. Yan lahat meron. Okay. Sa'yo sa labas. Sa labas. Oh, tapos na kami mag-candling. Maliligo pa lang yung dalawa. Abang busy pa sila. Balik mo na doon. Baka mapagalitan ka. Tapos? Bigla akong nadapa, no? Wait lang, kukuha ka ng picture. Okay. Ano yan? Diretsong ano? Mm-hmm. Diretso lang? Yes, of course. Sige, well, go. Balik ayan. Mo na yan. Baka mapagalitan ka. Salama, bilis. Egg napping. 36 eggs. Lahat meron. Yeah. Aray ko. Wait, Judge, huwag ka na magpasikit. Huwag ka na magpasikit, Buding. Gandahan. Ang silaw. Uy, Catriona, umayos ka, ha? Umayos ka. What can you say about the eggs? Ano? Malisahan. Well, ayun na. Nakapag-candling. 36 eggs. Lahat meron. Walang blanco. Makikita naman kapag blanco, wala siyang ugat. Or kung bago siyang itlog, kung merong nang itlog na bago, wala siyang ugat. So, merong mga mas dark, siguro tatlong piraso yon kasi may naunang itlog eh. Uh-oh. Kasi dalawa sila naglimlim sa pugad, makulit masyado yung isa. So, may naunang mga nalimliman, pero halos sabay-sabay na. Kita Uh-oh. Naman yung development sabay-sabay. Kung sino yung maunang mga sisiw, ilalagay sa isang inahin tapos mauhuling maglilimlim yung isang inahin. Para mapisa niya yung natin, yung remaining. So kaya tayo nag candling kasi kalagitnaan kasi every 10 days yan eh. So first 10 days ngayon magka-candling. Tapos second candling kapag 20 days na sila. Kasi meron na sigurado sa mga to kung mamalasin yun, di papalarin. Na hindi na magde-develop, ganun na lang siya. Kung hindi sila papalarin. Oo. Na kung hindi sila papalarin na maging totally sisiw. May mag-i-stay, mamatay yung similya, parang ganun. Pag kinandling mo, ganun pa rin yung itsura niya, yung malinaw-linaw na meron siyang parang ugat. Maliit sa loob. Hindi na nag-develop talaga. Kasi sa second candling, 20 days, halos maitim na ang itlog. Pag ginanon mo sa ilaw, maitim na yan sa loob niyan. Ibig sabihin, buo na yung sisiw sa loob. Hindi na penetrate yung ilaw. So yun ang expect sa 20 days. Dark na yung laman ng itlog, ibig sabihin buhay na yun. Tapos mapapansin mo gumagalaw yung dark dun sa loob. Meron medyo pumipintig dun sa may linya ng kasi may hangin yung itlog eh. 'Di ba? Pagkakain ka ng balot, pag pinukpok mo, dumubabalatan sa may lugar na may hangin yun eh. Tapos yun, mapapatakan ng suka, 'di ba? Yung guhit na yun, gumagalaw-galaw yun ng konti. So, yung ang ginagawa, kinakandling yan sa first 10 days.
para kung sakaling may mabasag na matapakan. Eliminate na. Oo, hindi ma-contaminate lahat ng mga itlog kasi pag may walang similya, parang mahinang klaseng itlog 'yun. Kuwari matapakan niya 'yun. Babasa ka. Ibig sabihin, ano, hindi siya nag-de-develop. So kailangan tanggalin na 'yun, baka 'yun pa yung mabasag sa pag hindi ka nag-candling. Mm-hmm. Pag hindi ka nag-candling, may mabasag yung hindi naging sisiw, madaling mabasag 'yan eh. Kasi nga dahil sa sira yung loob, hindi buhay yung loob. So mahina yung shell. Nagre-rot siya kumbaga. May tendency magka-crack. Kapag natapakan o nasagi ng konti, maglilik. Maglilik 'yan, tapos mababasa yung ibang itlog. Magkaka-contamination. Salmonella contamination. 'Yun ang delikado. Mamamatay yung mga ano, pati yung mga alaga mo magkaka salmonella. So, 'yun yung purpose ng pagka-candling para malaman kung ilan yung nabubuhay at yung hindi nagde-develop na itlog na kailangan tanggalin para hindi maging sagabal bandang dulo na baka mapisak. At napakabaho niyan. Pag nabugok-bugok yan, pag bugok, yung meron siyang crack, tapos matagal na siyang may crack. Tapos nangingitim? Oo, pag napisak yan, kulay gray ang lalabas, napakabaho. Malalagyan yung mga itlog. Meron din mapipisa yung mga malalakas, pero halos maano yung parang... Tapos makasuffocate yan. Oo, magkakaroon ng germs yan eh. Papasok sa eggshell. Oo, tapos yung shell pa man din, nag-aabsorb. Oo nga, yun. Yun ang dapat iwasan. Iwasan. So kailangan mag-candling talaga. Mahirap ang merong mga mabasag na itlog. So, yun ang aming candling episode. See you on our next video. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Yan, habang busy sila. Yan ang ugali nila eh. Yan, dumarumi na naman yung inumin. Pagkatapos kumain, maliligo muna yan sila. Tsaka mga magdadakot ng langaw. Oo. Let's go, Judge!